Damagapok, magpo tayo lahat. Senate President Franklin Drilon, Speaker Feliciano Belmonte Jr., members of the House of Representatives, Secretary Albert Del Rosario, Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., members of the Cabinet President. Butch, iningalot ka pang Secretary Butch Abad. Sabihin, anything about the budget, obviously, the Secretary of Budget and Management should be the most knowledgeable and responsible. Deputy Speaker Ridina Abad, Representative Isidro Ungab, Governor Boy Umali, Mayor Herbert Bautista, Mayor Jess Burahan, Vice Mayor Isko Moreno, Councilor Kirk Assis, President of the National Movement of Young Legislators, the ABC President Attorney Edmund Abisamis, leaders from the business sector and donor community representatives, civil society partners for the budget process and relief operations, fellow workers in government, honored guests, magandang umaga po sa inyo lahat. Makasaysayan po ang araw na ito. Sa ikalimang pagkakataon na ipasa natin sa tamang oras ang budget para sa susunod na taon. Ibig sabihin, sa bawat taon ng ating paninilbihan, ginawa natin ang ating tungkulin at manilaw nga po ang mensahe. Talagang malaki na nga ang ipinagbago ng ibig sabihin ng normal sa ating pamahalaan. Dati naging tradisyon ng ang budget reenactment na nagbibigay ng espasyo para sa iba't ibang katiwalian. Ngayon, wala tayong palya sa pagpapakita sa mga Pilipino. Ang ating budget ay tunay ngang budget ng bayan. Ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabi natin budget ng bayan? Simple po, ang kaba ng bayan nakatutok sa kapakanan ng mamamayan, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. At hindi lamang ito bastang pagbuhos ng pondo sa mga boss nating pinaka nangangailangan, binibigyan din natin sila ng boses sa pagbabudget na binabayaran nilang buwis. 1,590 na lungsod at munisipalidad na ang kabilang sa ating bottom-up budgeting program. Ngayon, kung ano ang kailangan ng komunidad, sila mismo ang magsasabi. Sila mismo ang magdidisenyo ng inisiyatiba para dito at siya naman din pong pinaglalaanan ng pondo ng ating pamahalaan. Ang pera pong nailan alinsunod sa ating bottom-up budgeting program, 20.9 billion pesos. Simula nga rin po nung nakaraang taon, ang ating budget ay hindi na lang koleksyon ng mga numero. Malinaw nang nakasaad ang mga target. Halimbawa, inaasinta ng Department of Public Works and Highways na kumpletuhin ang pagsasongkreto sa konkreto at pagsasaayos sa lahat ng national roads pagsapit ng 2016. Kabilang na ang 4,219 kilometrong kalsada na ipagagawa at isasaayos sa 2015. Ang Department of Social Welfare and Development target na masuportahan ang 4.3 milyong pamilya sa pamamagitan ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Ang Department of Tourism naman naglalayong pataasin ng 20% ang bilang na ating international tourist arrivals. Sa ganitong sistema na tinatawag nating performance-informed budgeting, may batayan tayo kung natutupad ng mga ahensya ang kanilang mga pinangako. Nakikita natin kung saan napupunta ang kaban ng bayan. Higit sa lahat, malinaw ang ating batayan sa pagpapanagot sa mga opisyal na babagal-bagal sa pagkakaloob ng serbisyo at nakikita natin kung sino ang nagpapakitang gilas. Pagdating naman sa pag-atin ng serbisyo, hindi na pwede ang mamaya na. Ang atas natin, iparating ang pakinabag sa ating mga boss now na. Pinabilisan natin ang proseso ng pagbabudget, nabawasan na natin ang pangangailangan sa SARO, at sa pagpirma natin, good as release na ang mga budget ng ahensya. Gayun din, nililinis at ililinaw natin ang proseso para higit pang mabawasan ang espasyo sa katiwalian. Ngayon, ang mga pinuno ng ahensya kailangang magpasa ng requirements sa pag-report ng kanilang budget. Sa mga hindi may sakatuparan ito, may karampatan tayong sanction. Bukod pa rito, mayroon tayong inisiyatibang Transparency Seal at Open Data Philippines upang madagdagan ang kakayahan ng mamamayan na makibahagi sa ating pagsusulong ng mas bukas at tapat na pamamahala. Patuloy din ang ating paninindigan. Wala na sa ating budget ang PDAFA Priority Development Assistance Fund na naging instrumento ng pangungulimbat ng ilang mapagsamantala. Nilagdaan na rin natin ang supplemental budget para sa 2014. Nang tumugon tayo sa panawagan ng taong bayan na tanggalin ang PDAF sa ating budget, natanggal natin ang racket ng ilang umaabuso sa sistema. Pero kasabay noon, may mga proyekto na antala,
may mga serbisyo na putol at may mga pananagutang hindi nabayaran. Siyempre po, hindi naman natin hahayaang bumalik sa pagdurusa ang mga kababayan nating nabigyan na natin ng ginawa. Kasama sa inaprobahan nating supplemental budget ang mahigit 10 bilyong piso para sa Yolanda Reconstruction. Kabilang na dito ang 7.99 bilyong pisong nakalaan sa pagpapagawa ng permanent housing para sa mga kababayan nating nasa lanta. Ang gusto ko pong bigyan ng diin, ang pabahay na ito ay ginagawa sa ilalim ng ating prinsipyo ng Build Back Better. Inilayo natin ang ating mga kababayan sa mga mapanganib na lugar, dinisenyo ang infrastruktura upang maging mas matatag laban sa bagyo at hinanapan natin ang alternatibong mapagkakakitaan ang mga pamilyang inilipat. Sa madaling salita, hindi lang natin sila tinulungan makabangon, binigyan pa natin sila ng pagkakataon sa buhay na di hamak na mas ligtas at mas maginhawa kaysa noong bago dumating si Yolanda. Kaya nga, nagpapasalamat tayo kay Secretary Butchabad sa buo-buo ng Department of Budget and Management at sa lahat na nagtulong-tulong upang marating natin ang araw na ito. Tsako, marami sa inyo ang nagpuyat at nagsakripiso para matutukan ang bawat detalye ng prosesong ito. Ngayon, kahit papaano, makakahinga na kayong ng maluwag-luwag, ngayon pa man. Alam din natin hindi pa tapos ang trabaho, kaya naman. Tuloy ang paghimo ko sa inyo, patuloy nawa kayong makiambag sa ating agenda ng reforma, di lamang sa pambansang guguling kundi sa isinasagawa nating transformasyon ng pamahalaan at ng kalakhang lipunan. Lubos din po tayo nagpapasalamat sa kabuuang Kongreso sa pamumuno ni Senate President Frank Trillon at House Speaker Sonny Belmonte, katuwang sina Senate Finance Committee Chair Chiz Escudero at House Appropriations Committee Chair Sid Ungab sa inyong ipinamalas na sigasig at dedikasyon upang makamit natin muli sa tamang oras at patagumpay na maipasa ang budget ng bayan para sa taong 2015, pati na ang supplemental budget ng 2014. Hindi naman susulong ang mga inisiyatiba natin sa tuwidadan, kundi dahil sa pakikisa at pakikihakbang ng ating mga boss ang taong bayan. Taos puso ako nagpapasalamat sa bawat kababayan nating Pilipino na sa harap ng patong-patong na pagsubok ay nananatiling matatag at hindi nag-aatubiling makiambag sa pagsusulong natin ng makabuluhang pagbabago sa bansa. Habang tayo nga ay nagbabayanihan at nagagalak sa mga tagumpay na atin ang nakamit, tsako, malungkot naman ngayon ang mga dating nagpapasasa sa kabahan ng bayan. Dahil sa mga ipinatupad nating paggugol na matuwid, nahirapan na silang magpakapal ng bulsa gamit ang perang hindi naman talaga kanila. Pwes, dadagdagan pa natin ang takot at lungkot ng kanilang nararamdaman. Hindi tayo titigil sa ating pagpupunyagi na hulihin ang mga kurakot at papanagutin sila sa taong bayan. Sa araw na ito, napirmahan na natin ang budget ng bayan para sa taong 2015. Ang nilalaman ng makakapal na librong ito, bawat piso, bawat numero at bawat legal na probisyong nakasaad dito ay sumisimbolo sa kolektibo nating pagnanais na sama-samang iangat ang ating kapwa at paunla rin ang ating bansa. Tumututuo lang tayo sa pinangako natin sa ating mga boss, walang maiiwan sa tuwid na tanda na natin. Ang kapangyarihan maghatid na makabuluhang pagbabago sa lipunan ay hindi tanga ng isang tao, ng isang grupo. Tangan ito ng bawat isang Pilipino. Ngayong malayo na tayo sa ating dinatnan, ngayong sa tuwid na landas ay nagagawa na nating paghawakan ang sariling tanhada, naway higit pa tayong magtulungan at magbigayan ng lakas upang tuluyan na maging normal ang tinatamasa ngayong pagbabago ng Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat.